Hello po, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po sa ating limang minuto. And ako, meron akong question sa inyo mga kapatid. Paano mo malalaman kung ikaw ay tunay na Kristiyano? Paano mo malalaman na meron kang Jesus Christ sa puso mo? So napakagandang tanong kasi madaling sabihin na Christian ka eh. Madaling sabihin na nagsaserve ako, lagi ako nagsisimba. Madaling sabihin na naglilid ako ng worship. Nagtuturo na ako sa mga bata sa Sunday school eh. Nagtuturo na ako sa harapan ng pulpito. Pero is that enough? Is that the indicator na meron kang Jesus Christ sa puso mo? Kasi dapat merong bunga, mga kapatid, di ba? Dapat merong makitang bunga. Kasi paano mo malalaman na ang puno is a mango tree? Dapat ang kanyang bunga is mangga. Paano mo malalaman na kung ang isang puno, puno ng mansanas? Siyempre, pag nakita mo na yung bunga niya is mansanas. So, yung bunga is napaka-importante. And what is the fruit of being a Christian? The one that has Jesus Christ in their life. Ang pinaka-importanting bunga na makikita sa isang Kristiyano, isang pag-ibig ng Panginoon. Alam, sinabi sa John 13 verse 35, "Your love for one another will prove to the world that you are my disciples." Your love for one another. Yung pag-ibig mo sa kapwa mo, yung pag-ibig mo sa pamilya mo, yung pag-ibig mo sa ka-church mo, yung pag-ibig mo sa kapitbahay mo, yung pag-ibig mo sa kaaway mo, pag-ibig mo sa umaapi sa'yo, pag-ibig mo sa nananakit sa'yo at sa pamilya mo. Wow, parang kakaiba na yun ah. Parang mas mahirap yun ah. Pero alam nyo, pag-ibig yung bunga. Kasi natural eh. Natural sa mundo na masarap umibig ng mga taong umiibig din sa'yo. Masarap mag-care sa mga taong nagki-care lang sa'yo. Diba? Masarap pansinin yung mga taong kumapansin lang sa'yo. That's natural. Ikaw at ako, kayang-kaya natin yan. Kahit mga magnanakaw, kayang-kaya yan. Kahit mga sinungaling, mga corrupt, kayang-kaya yan. Because that's natural. Pero how can you know that you're operating in the supernatural? Supernatural na pag yung iniibig mo na kaaway mo, your enemies. Supernatural na pag ang iniibig mo yung mga taong nananakit at umaapi sa'yo. That is supernatural kasi hindi mo na yun pag-ibig, kapatid. Pag-ibig na ng Panginoon yun that flows through you. Kaya that makes the difference in everything. Kaya dun mo makikita na wow, grabe. Kitang-kita si Kristo sa buhay nitong tao. Alam niyo, sinabi sa 1 Corinthians 13 verse 1 to 2, alam mo, ito napaka-powerful nito mga kapatid. Sinabi dito, "Even if I could speak all the languages of the earth and of the angels," biruin mo, kahit man alam mo na, kabisado mo na yung Biblia, kabisado mo na yung napaka-knowledgeable mo sa lahat ng bagay dito sa mundo, "but if you don't love others, you would only be a noisy gong or a clanging cymbal." Noise lang pala yun. Para ka lang napakalakas na cymbals. It's just making noise. Ito pang matindi. Ito matindi. "Even if I have the gift of prophecy and understood all of God's secret plans and possess all the knowledge, and even if I have such faith that I can move mountains." Grabe. Kaya pala, kahit man nasa church ka, kahit man grabe yung paggamit sa iyo ng Panginoon, grabe yung paggamit sa iyo sa pulpito, napakaraming mga taong nabibless through you, maraming mga pagkakataon, nalilid mo yung mga tao in a deeper form of worship, kahit man pala, matagal ka nang nasa ministry. Pero tingnan mo sinabi dito, "if you don't love others, you would be nothing." Grabe. Kaya ayun pala yung indicator or dun mo makikita kung tunay ngang Kristiyano ang isang tao. Pag punong-puno siya ng pag-ibig ng Panginoon. You know, hindi masama na ikaw ay maging knowledgeable sa salita ng Panginoon. Pero hindi yun ang batayan na ikaw ay may Kristo sa puso mo. Pag ikaw ay may Kristo sa puso mo, dapat great yung pag-ibig na nasa sa iyo. And alam nyo guys, hindi natin kaya sa ating sarili.
Kaya patuloy at patuloy tayong pinapakitaan ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga, we love because He first loved us. Kaya mga kapatid, malaking pagkakataon ito sa ating mga puso for us to reflect na yung pag-ibig ng Panginoon ba ay nasa sa akin. Kaya ayun lang guys, ang napakagandang reminder ng ating Panginoon ngayong araw na ito. Mahal na mahal ko kayo. God bless you. God bless your day.